Ecclesiasticus chapter 43. Ang kapalaluan ng kataasan, ang maaliwalas na kalawakan, ang kagandahan ng langit ng kanyang maluwalhating palabas. Ang araw kapag lumilitaw ay nagpapahayag sa kanyang pagsikat ng isang kamangha-manghang kasangkapan, ang gawa ng kataas-taasan. Sa katanghalian ay nagpapatuyo ng lupain, at sino makakatagal sa nagniningas na init niyaon? Ang taong humihip ng hurno ay gumagawa sa init, ngunit sinusunog ng araw ang mga bundok ng tatlong ulit. Humihinga ng nagniningas na singaw at nagpapadala ng matingkad na sinag, ito ay nagpapalabo sa mga mata. Dakila ang Panginoon na gumawa nito at sa kanyang utos ay tumatakbong nagmamadali. Ginawa rin niya ang buwan upang maglingkod sa kanyang kapanahunan para sa isang pagpapahayag ng mga panahon at isang tanda ng mundo. Mula sa buwan ay tanda ng mga kapistahan, isang liwanag na bumababa sa kanyang kasakdalan. Ang buwan ay tinawag ayon sa kanyang pangalan. Tumataas ng kamangha-mangha sa kanyang pagbabago bilang isang instrumento ng mga hukbo sa itaas na nagniningning sa kalawakan ng langit. Ang kagandahan ng langit, kaluwalhatian ng mga bituin, isang palumuting nagbibigay liwanag sa pinakamataas na dako ng Panginoon. Sa utos ng banal ay tatayo sila sa kanilang kaayusan at hindi manghihina sa kanilang mga pagbabantay. Masdan mo ang bahaghari at purihin mo siya na gumawa nito. Napakaganda nito sa ningning nito. Nililibot nito ang langit sa palibot ng isang maluwalhating bilog at niyuko ito ng mga kamay ng kataas-taasan. Sa pamamagitan ng kanyang utos ay pinabagsak niya ang niyebe at ipinadadala ng matulin ang mga kiblat ng kanyang kahatulan. Sa pamamagitan nito ay nabubuksan ang mga kayamanan at ang mga ulap ay lumilipad na parang mga ibon. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan ay pinatatag niya ang mga ulap at ang mga granizo ay nabibiyak. Sa kanyang paningin ay nayayanig ang mga bundok at sa kanyang kalooban ay humihihip ang hanging timugan. Ang ingay ng kulog ay nagpapanginig sa lupa, gayon din ang bagyo sa norte at ang ipo-ipo. Gaya ng mga ibong lumilipad ay pinangangalat niya ang niyebe at ang pagkahulog niyaon ay parang pagdapo ng mga tipaklong. Ang mata ay namamangha sa kagandahan ng kaputian nito at ang puso ay namamangha sa pag-ulan nito. At ang hamog na nagyelo na gaya ng asin ay ibinubuhos niya sa lupa at palibhas ay naninigas, ito'y nalalatag sa tuktok ng matutulis na tulos. Pagka ang malamig na hanging hilaga ay humihip at ang tubig ay naninigas na naging yelo, ito'y tumatahan sa bawat putitipo ng tubig at binibihisan ang tubig na parang baluti. Nilamo nito ang mga bundok at sinusunog ang ilang at tinutupok ang damo na parang apoy. Ang kasalukuyang lunas sa lahat ay isang ambon na dumarating na mabilis. Ang hamog na dumarating pagkatapos ng init ay nagpapaginhawa. Sa pamamagitan ng kanyang payo ay kanyang pinapaginhawa ang kalaliman at nagtatanim ng mga pulo doon. Sila na naglalayag sa dagat ay nagsasabi ng panganib niyaon, at kapag naririnig natin ito ng ating mga tenga, tayo ay namamangha doon, sapagkat doon ay may kakaiba at kamangha-manghang mga gawa, iba't ibang uri ng mga hayop at mga balyena na nilikha. Sa pamamagitan niya ang wakas ng mga ito ay may masaganang tagumpay, at sa pamamagitan ng kanyang salita ang lahat ng bagay ay nabubuo. Tayo ay maaaring magsalita ng marami at gayon may nagkukulang. Kaya't sa kabuuan, siya ay lahat. Paano natin siya madadakila? Sapagkat siya ay dakila sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang Panginoon ay kakilakilabot at napakadakila at kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Kapag niluwalhati niyo ang Panginoon, dakilain siya sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat siya'y hihigit pa ng higit, at pagka siya'y inyong itinaas, ilabas ninyo ang inyong buong lakas, at huwag kayong mga pagod, sapagkat kailanmay hindi ka makakarating ng sapat. Sino ang nakakita sa kanya, upang kanyang masabi sa atin, at sino ang makakapagpalaki sa kanya bilang siya? Mayroon pa mga nakatagong mas dakilang bagay kaysa mga ito, sapagkat nakita natin ang iilan lamang sa kanyang mga gawa. Sapagkat ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay, at sa maka-Diyos ay binigyan niya ng karunungan.